So mga sangkay, totoo nga ba na nagkakaroon po ngayon ng suhulan o bayaran mga sangkay sa mga pumupuntang EDSA na mga taga-suporta po ito ni VP Sara Duterte o Pangulong Rodrigo Duterte? Kasi may mga lumalabas ngayon ng mga ebidensya na kumakalat sa social media. Alamin po natin. Hey guys, what's up? Magandang oras po sa inyong lahat. Today, pag-usapan po natin mga sangkay itong tumitinding kaguluhan sa Pilipinas dahil po sa awayan ng mga politicians, mga dating magkakampi na ngayon mga sangkay nagkaroon po ng breakup. Yan po yung ating mag-uusapan ngayon. Anyway guys, before we start, pakisubscribe po muna yung ating YouTube channel. Tayo po ay 1.36 million subscribers na. Paangat po tayo ng paangat mga sangkay. Kaya naman sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe dyan, makikita nyo po yung subscribe button sa ibaba. Pindutin nyo lamang po yan mga sangkay. Tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Huwag nyo pong kalilimutan. Alright? So shoutout po sa lahat ng mga solid sangkay na nanonood ngayon. Ito nga po, pag-usapan po natin ngayon mga sangkay itong mga lumalabas mga sangkay na mga sinasabing impormasyon tungkol po dito sa mga sinasabing nagkakabayaran daw po. Eh, kasi nagkakaroon po ngayon ng mga kilos protesta ngayon dyan po sa EDSA Shrine, mga sangkay, na kung saan marami po ang nabibisto ngayon na nagre-reklamo dahil hindi daw po sila binayaran ng sakto. O ngayon, mga sangkay, tingnan po natin kung gaano katotoo ito. Baka naman imbento lang to mga sangkay. Ngayon, tingnan po natin ang report. Ito. Isa po yan sa report. Ayan. Mula po sa Super Radio, DZBB, Philippine National Police, PNP, nakatanggap ng ulat na nagkaroon ng hakutan at bayaran sa ilang taga-suporta ng pamilya Duterte na nagpunta sa EDSA. Tingnan natin. Ng Philippine National Police na may mga natanggap silang report na nagkaroon ng hakutan sa ilang mga taga-suporta ng pamilya Duterte sa EDSA Shrine. Sa press briefing dito sa Kamkarami, ipinakita ni PNP spokesperson Press Brigadier General Jean Fajardo ang video ng nangyaring pag-i-interview sa mga posibleng hakot. Okay, may listahan mga sangkay, no? At paglista sa mga nabayaran umano ng 200 pesos. 200 pesos? Diyos mio, Marimar. So, ibig sabihin, kung mayroong mga... Kung totoo itong may suhulan na nagaganap, hindi po ito ano, hindi po pure ang pagpunta nila dyan, kundi pumupunta lamang po sila dyan dahil may suhul. Well, alamin po natin kung gaano katotoo itong mga sangkay since kumakalat po ito ngayon sa mga balitaan. Ayon kay Fajardo, pinangakuan umano ang ibang mga dumalo na makatatanggap sila ng bayad. Pinangakuan. Samantala, mahigpit na binabantayan ng PNP ang ginagawang pagtitipon ng mga Duterte supporters sa EDSA Shrine. Ayon kay Fajardo, sa kabila niyan ay nanatili namang normal ang kanilang alert level status. Actually mga sangkay, nakita naman po natin, siguro nakikita niyo sa mga video, mga vlogs na nagtitipon-tipon po talaga doon yung mga taga-suporta ng dating Pangulo o ni Vice President Sara Duterte. Pero hindi po sila ganun kadami, no? Ano lang sila eh. Mangilan-ngilan lamang po talagang pumupunta. At saka ngayon, mga sangkay, kahit sino naman sa sobrang init ang panahon, pipiliin mo bang pumunta doon? Alam nyong maninilikado yung buhay niyo mga sangkay. Kasi nga po, paano pag nagka-heatstroke ka doon, diba? Nasa kalagitnaan ka ng EDSA. Wala pa raw pangangailangan na ito. Kasi ito, kaugnay sa mga nangyayari ngayon sa EDSA Shrine. Pero ayon kay Fajardo, binibigyan nila ng discretion ang NCRPO para mag-adjust ng kanilang alert level status. Samantala sa kanilang monitoring, nanatili sa 100 ang mga taga-suporta ng pamilya Duterte na nagsasama-sama. So, 100 lamang po mga sangkay, no? Kakaunti lang. Actually, nakikita ko naman mga sangkay yung mga video na lumalabas ko yun, mga pictures. Kakaunti lamang po talaga. So, mahirap po talaga manghikayat sa ganyan. Hindi na po kasi kinakagat ngayon yan ng taong bayan. Ngayon, tinanggi po yan mga sangkay mismo ng mga taga-suporta nila VP Sara. O, tingnan po natin. Hindi kami bayad. Yan po ang iginiit ng mga taga-suporta ng pamilya Duterte na nagtipon-tipon sa EDSA Shrine.
Kasunod po yan ang inilabas na video ng PNP na nagpapakita ng umuloy pagbabayad raw sa ilan sa kanila. Saksi si Bernadette Reyes. Kanya-kanyang latag ng mahihigaan ng mga taga-suporta ng pamilya Duterte na nanatili sa paligid ng EDSA Shrine kagabi. So ayan mga sangkay, diba? Kakaunti lamang po talaga sila. Hindi sila yung tipong marami. Kaya 100 or more than 100, ganyan lamang po yung bilang nila mga sangkay, yung kinakailangan po na mangyari kung gusto nilang magtagumpay, maabot sila ng milyong-milyon sa EDSA. Pero kung ganyan lang karami mga sangkay, sobrang labo po niyan. Ang iba hanggang alauna ng madaling araw kanina, nagpo-programa bilang pagpapakita raw ng suporta kay Vice President Sara Duterte at dating Pangulong Rodrigo Duterte. Grabe, ang konti lang pala oh. Tingnan nyo mga sangkay. Nais daw nilang magkaroon ng araw ng pagpapahayag dahil hindi na umano maayos ang mga nangyayari sa bansa. Buong araw kanina may mga nanatili mga Duterte supporters doon. Itong EDSA Shrine, ito yung lugar na kung saan maglalabas ang taong bayan kapag ang namumuno sa isang bansa ay palpak. Dito nagaganap. Hindi naman sila truly. Yun nga lang, yung iba talaga kumakain sa loob ng simbahan dahil siguro pagod na at saka lutong. Nakita natin yung iba na ayun, nakasalampak, natutulog. Wala mga sangkay, mahina po talaga to. Tingnan nyo mga sangkay, sumisilong na lang yung iba. Bakit? Hindi po kinakaya yung init. How much more kung sobrang dami na po nila dyan? Di may mga mahi-heat stroke dyan. Guys, the more na mas marami, mas malakas din po yung mararamdaman nilang init. Tapos yung iba nga kumakain na, umiinom ng tubig, at saka parang clueless ano pang gagawin nila. Pero naglabas ng video kanina ang PNP na ayon sa pulisya ay nagpapakita ng umano'y pagbabayad raw sa ilan sa mga pumuntang supporters sa EDSA Shrine. Ako. Pinangakuan daw po na babayaran po sila at pakakainin po. In fact, yung iba po sa kanila ay nagre-reklamo dahil allegedly ang pangako sa kanila ay bibigyan sila ng 500 for 3 days pero ang ibinigay lang ay 200. 500 for 3 days? Pangkape ah. Ang aligasyon, pinalaga ng ilang mga nasa EDSA Shrine. Hindi kami bayad! Hanggang bukas, inaasahang manatili ang grupo sa lugar. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes. Okay, so kakaunti lamang po talaga. So dininay nila yung accusation. Pero ito mga sangay, basahin po natin. Ito kasi yung kumakalat. Ngayon, sabi dito, nagakot daw ng rally. O, basahin po natin itong impormasyon. Ayan, mga sinungaling. Sabi, tinanggal lamang po yung ano eh. Tinanggal lamang po yung ano para hindi makilala kung sino-sino ang mga to. Mga sinungaling sa susunod na magpahakot kayo, tuparin nyo rin, sinasabi nyo. 500 pesos naging 200 pesos. Nagpahakot pa kayo. Nagalit pa kayo nung nanghingi kami ng pagkain. Masama ba yun? Mula umaga kami dyan, hingi lang kami pagkain, magagalit pa kayo. Naku, mahirap po talaga kalaban kapag nagutom mga sangkay ang isang tao. Kumanta. Nagakot ako ng marami, ano ginawa nyo? Kailangan hanapin pa namin yung wristband para sa pagkain. At bayad, ayusin nyo, organizer nyo, kung magpaparali kayo. Ngayon, nagreply mga sangkay. Akala ko kami lang ganito. Sabi naman ng isa, si Kagawad kasi nagsabi, ayuda daw, sama kami. Yun pala rally, wala naman pala, nagutom lang kami. Sabi naman ng isa, nagpahakot din dito sa Tundo. Pagdating namin doon, tubig lang binigay. Pahirapan pa yung 200 na yun. Yun na nga lang kailangan palista pa. Magulo din sa amin dyan, lalo na yung naglilista, sabi, nabigyan daw kami. Wala naman name pa namin doon. Nagkulang ata budget. Kabistuhan. Ewan ko mga sangkay. Well,
Ano ang inyong opinion tungkol po dito? Sa tingin nyo ba talagang legit ito? Totoo bang nagkakabayaran, mga sangkay, para lang mapilitan na may pumunta sa EDSA? Comment po sa iba ba yung inyong mga opinion. Mayroon po tayong isang YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube. Dito, mga sangkay, garantisado magaganda po yung ating content. Kapupulutan po ng kaalaman at aral. Hanapin nyo lamang po ito sa YouTube. Then click the subscribe, click the bell, and click all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-ingat pong lahat. God bless everyone.